Audio Jungle. So, yung vlog po natin ngayon is tungkol sa pagbili ng aging at high-speed sewing machine. So, mamaya po darating yung deliver natin ng Pegasus tsaka Juki Japan sewing machine. So, meron naman din tayong ginagamit na sewing machine. So, kailangan kasi meron na specific na tinatahi talaga, pinagagamitan bawat sewing machine. High-speed sewing machine. So, bumili tayo ng isa na pang leather. Actually, meron naman tayong ginagamit na sewing machine dito. Pero medyo luma na. Actually, makita ko nga sa inyo. Pero ito, yan. So, ito yung sewing machine na nataki na ang kinita niyan. Yan. So, pero okay pa naman siya. Mas kabisado to. Mas kabisadong gamitin ng father ko. Tsaka mas kabisadong akong gamitin. Ito yung sewing machine. So, medyo matagal na rin to. Misubishi yung tatak niya. Then, meron din tayo dito. Medyo makalat yung shop. Kami, hindi pa talaga shop eh. So, meron din tayo dito. Ayan. Dumi. Dumi yung napakita. Ayan. Meron tayo dyan. So, yung table niya nandun sa loob. Hindi na natin ginabit kasi isa-setup natin yung isang sewing machine. Ayan. Sewing machine at saka yung aging. So, pag-uusapan natin mamaya pag dumating yung deliver, ipapakita ko sa inyo, bigyan ko yun ng konting tip anong bumili ng abot kaya na sewing machine. Yung pangmatagalan din talaga. So, at saka bigyan ko rin kayo ng konting tips sa pagbili sa online. So, unahin na muna natin yung pagbili natin muna sa online. So, hindi naman kasi lahat ng nabibili mo sa online is legit. Siyempre, pag online sale talaga, more on, mas madali yan compare dun sa makikita mo na actual. So, mas madali sila magbenta kung makikita mo na actual. Compare dun sa makikita mo na actual. So, ang pagbili kasi sa online shop ng isang items, lalo na kung mga items na medyo mataas yung price, di mo ganong kabisado. Una-una, dapat alamin mo yung location. Dapat medyo malapit lang sa yung location nung bibilan. If ever na magkaroon ng konting problem doon sa nabili, at mabilis mo siyang mapupuntahan. And second, syempre, huwag kang magtatanong lang sa isa. Okay, magde-deal ka lang sa isa na seller. Dapat, kung pwede, kung magtanong ka na, mag-canvas ka o magtanong ka dun sa limang o sampung na nagbebenta para makita mo lang yung difference ng binibenta nila compared dun sa prices. Pero hindi mo naman pinag-confit, no? So, syempre yung budget mo kailangan masulit mo talaga. Tsaka wag kang hihinayang kung may konting diferensya kung quality naman ang pinag-uusapan. Okay? Then, yung third, syempre, bago ko bumili ng items, syempre, unang-una, i-consider mo muna yung budget mo. Dapat medyo mataas dun sa bibilin, sa in-expect mong maging budget. Para, if ever naman na medyo tumaas, or sumakto o tumaas, sasakto pa rin dun sa budget mo. Kasi mahirap din kasi yung magka-canvas ka ng isang bagay na hindi mo naman din kaagad mabibili. Siyempre, dahil sakto lang yung budget mo, tapos konti lang yung difference nila. So, dahil online shop yung binibili mo, online seller yung nagbebenta. So, may tendency talaga na pag nagbababa ka talaga ng presyo, may tendency din na magbawas din sila ng
ng ano ng material, so magbawas din sila ng items dun sa presyo na gusto mo, diba? So ayaw mo rin naman yon kasi kung konti lang naman diferensya. And then kung sakto yung magiging budget mo, may budget ka, tapos nakita mo yung gusto mong items, medyo tumaas siya, then pumasok dun sa budget mo, at least okay yon kasi hindi ka madi-disappoint. Karamihan kasi nang bumibili, nadi-disappoint kasi hindi nila nakukuha yung gusto nila. Kasi dahil ini-expect nila, sinasakto lang nila yung budget nila. Kaya in the end, pag medyo tumaas yung presyo, medyo pass na muna. So, syempre, and then yung huli, kapag bibili ka ng, kung gusto mo talagang gusto mo talaga ng isang bagay, okay, isipin mo muna, mindset. Yeah, iset mo muna sa isip mo na gusto mo yung bagay na yun. Kasi yung mismo katawan mo yung gagawa ng paraan. O, iisipin mo muna isang bagay, then yung katawan mo yung ano, katawan mo magtatrabaho para makuha mo yung bagay na yun. Pero dapat nakapokus ka talaga sa bagay na gusto mo bilhin. Diba? So, hintay lang natin ang konti yung nag-deliver. Medyo malayo kasi yung pinag-deliveran nila. Nakaambas ako from May Kawayan Online, then nakarating pa ako ng Taytay Rizal, ganun kalayo, no? So, maganda naman dun sa nabilan natin, binigyan naman tayo niya ng tips kung paano daw makabili ng maganda. Hindi lang natin sure kung maganda talaga, pero malalaman natin yun mamaya. So, dapat yung deliver. Tapos, dahil nagkaroon kami ng deal, naka-discount ako pagdating dun sa deliveries ng items kasi dalawang product yung binili natin. Dapat isa lang dapat yung bibili natin. Kaya lang bumili na tayo ng dalawa para kasi same, parehas na naman bibilin. Nakakatipid naman tayo dun sa transportation. Kasi siyempre, nagninegosyo din yung mga binibila natin. And then, tayo rin naman, magninegosyo. Ayaw din man din natin na yung negosyo natin, baratin din yung barat tayo ng iba. And then yung bumalik din sa atin, isipin natin yung good karma, no? Then, yun, hintay na lang natin kung anong oras siya dadating. So, sana, maganda naman yung makuha natin. And then, sana makapag-provide din sila ng konting tip para doon sa mga nagbi-business ng pananahi. Okay? So, hintay lang natin. Okay, balik tayo. A few moments later. Dumating na yung order nating sewing machine. So, talang natin. Okay, dito na sila. Bas yan na yan? Ay! Thank you. Ito ni. Ka-vlog ako bas ha? Ayan. Si kuya, deliver ng sewing machine. Dito kuya. Okay. Sa ano? Kayo lang? Ah, sige, sige. Ayan sila oh. Sobrang babait. Ito yung kanilang sakyan. Ayan. So, tayo. Ayan, kalayo yung shop. Malapit-lapit lang naman. Okay. Check natin. Ayan, ito na yung dumating na delivery. Sewing machine, yun si kuya. Shout out kuya. Ayan. Mga so tools. Yan. Sige. Ito yung mga tools niya. Okay. Ayan. Tari, ano lang yan kuya. Bago, ngayon lang yung shop na yan. Bago lang. Home base lang. Yung kami ng makina ko, ano, luma na. Ayan kuya, medyo luma na yung makina. Ay, medyo malaki na kinita niyang makina na yan. kailangan natin muna ang pagpahingayin. Pero favorite na ang father ko yan kasi mas kabisado niyang gamitin. Yan.
So, ayan na nga mga drops. Nakalis na sila kuya. Ayan. So, ito na nga pala yung dalawang sewing machine. Ayan. Hindi ko pa alam kung ano ipapangalan ko sa kanila. So, ayan. Ito na yung Juki sewing machine. Then, ayan. Dito na rin yung ayan. Pegasus na sewing machine. Ayan. So, sabi ni kuya, makikita raw natin dyan na kung original, ayan. Kung original yung sewing machine natin. And then, yung makikita natin dito sa ilalim. Ayan. Sa ilalim niya. Sa ilalim niya ay dito sa sahuran ng langis. Ayan yung sahuran ng langis nakalagay. Ayan, Juki. And then, makikita niya rin doon sa pinakaloob niya. Meron siyang embroidered din na Juki plus may serial number. So, iba-iba kasi serial number ng makina. Ayan. Then, ayan. And then, dito naman sa Pegasus. Sabi niya para makita natin yung original. Unang-una, yung logo ni Pegasus. Ayan. Logo ni Pegasus. Plus, meron din Pegasus dito sa taas. Ayan. Ayan. So, bago yung bago rin makina niya. Ayan. Makina niya, yung paa. So, maganda. Maganda yung quality. So, hindi tayo nagana. Hindi tayo na-scam. Ayan. So, kilala ko rin sa inyo. Ayan, si Bunso. Ayan, si Bunso, sobrang dami niyang nagagawa. Natahe. So, ito, tinatravel namin ni father ko. Pagka meron kaming service. So, ito yung cage niya. Ayan yung cage niya. Ayan. Para siyang maliit. Sa loob ng motor, inaangkas natin yan. Ayan. So, ayun nga, dumating na. Tali, hindi alam ni father ko to na bumili ako ng sewing machine. Sabi niya, father ko may bulsa sa balat. Yung tipo na sabi niya wala siyang pera tapos magugulat ka na lang. May bibilin siya. So, sabi ko naman, kung siya may bulsa sa balat, mana yung anak. Ako naman, may bangko naman ako sa balat. Hindi naman. Medyo may konting naitabi. Then, syempre, may konti rin tayong, meron din tayong utang. So, sabi ko nga, huwag kang matakot mangutang. Lahat ng negosyante na mangutang. Kaya huwag kang matakot na mangutang kung yung pinag-uutangan mo naman ay makakatulong sa'yo. Diba? In the end, yung utang mo, mababayaran mo, and then, kikita ka. Okay? Kikita ka naman. Basta importante lang, huwag ka mapatakot mangutang. Huwag ka matatakot mangarap. Kasi, in the end, magugulat ka yung iniisip mo, reality na. Kasi sabi nga nila, iba yung nangangarap ka, tawag doon na pagka pinagsikapan mo yung pangarap mo, matutupad mo yun. Yan, tawag yung pangarap. Pero kapag ikaw ay nangarap tapos hindi mo ginawa ng paraan para matupad yung pangarap mo, hindi pangarap ang tawag doon. Ang tawag doon, ilusyon. So, yun, may panibago tayong utang. Ay, utang, meron tayong bagong makina. So, yun. So, thank you and sana magustuhan nyo yung konting na-share ko. And then, coming soon, magla-live na rin po tayo. Ila-live natin yung mga ginagawa dito sa shop. Ibigyan ko kayo ng tip paano bang gawin yung mga bagay na sa tingin nyo yung imposibleng gawin. Tulad ng pag-repair ng upholstery. So, yeah. Bigyan ko kayo ng konting tip para instead na ipagawa nyo pa, so, pwedeng-pwede nyo palang gawin. Akala nyo,
di nyo kaya, pero yun pala, kayang-kaya nyo, di ba? So, yun. Hope na nagustuhan ninyo yung konting vlog natin ngayon about sa na pagbili natin ng bagong sewing machine. And sana natulungan ko yung iba na gustong mag-business dyan na hindi kailangan bumili ng masyadong mahal na gamit. Importante lang naman is yung matibay. Then, sa tingin mo na magagamit mo naman talaga. Then, yun. Maraming salamat sa mga guwaps dyan. Okay? Sa mga taga rito sa San Jose del Monte, Bulacan. Thank you sa mga customer ko na laging nagpapagawa. Pasensya na kayo. Yung iba talaga medyo re-schedule namin kasi ayaw din namin natatenga dito sa shop yung ano, yung mga pending jobs ko. Kaya gusto namin natatapos kagad and ma-deliver kagad as soon as possible sa inyo. So, ayun. Hope na nagustuhan nyo yung konting tips. And then, please, give a like na lang and subscribe. So, and then, papindot na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago kong mga pinupost. Maraming salamat at ano na ba? Afternoon? Good afternoon. Thank you.